Sweat them with words, yet they are wanting to him lust. He that getteth wisdom loveth his own soul. He that keepeth understanding shall find good. Pray po kayo, ma'am. Salamat sa sutra. Salwini po kayo, ganda po ang aming sanambahan po kayo sa quiz. We pray, nag-enjoy yung bauti sa Panginoon na mag-lingkod sa inyo, mag-aral, kilalanin kayo of the Everyday of Our Lives, Lord, sa tagumpay din ng Friday, Panginoon, yung mga kaibigan namin doon na maligtas yung iba, yung iba ma-disciple, yung iba po ay magpatuloy, yung iba naman po ay kung kailangan ma-transfer, Lord, sa inyong kalooban, Panginoon, yung iba mga maghahanap ng mas maayos na church, Lord, I pray na according to your mercy, Lord, sa kanila din pagtalima, kayo pong maawa sa kanila, Panginoon. Ganun kami, Panginoon. Kami po yung laging pagpapatnubayan, Panginoon, sa aming service, Lord. At sa aming mga tabaho, Panginoon, sa aming mga anak, Panginoon. Layo po kami sa mga sakit, Panginoon. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay, ngayon kayo yun. Ano ba ang usapan nyo? Ano ba ang usapan nyo? Oo, di ba? Napantayan sila. Sige kayo. Sige. Natalo kayo eh. Ganun talaga. Dati ba kumanta yung ano? Yung Adolf? Ano kami? Kumanta sila eh. Ay. Hindi, yung una, di ba? Team James. Hindi, yung una. Ay, hindi kumanta. Napakain lang. Napakain lang. Sige. Okay, di tayo. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Okay, ano, medyo basic na to. Ano yung false witness? Nasa pang ilang ano yan? Commandment. Thou shalt not bear false witness. Okay. Ano yung sabihin ng shall not be unpunished? So, yung sa mga kasalanan, ha? Oh, bigyan ito ng candy. Binigyan na siya ng candy. Nasaan yung candy mo? Pinain niya nung nag-dark, nilok nung na. Gising na, gising na. Malamig. Okay. Oh, sino ngaling dito? Makita niyo na? Lahat kayo, de. Sinabi yung sarili. So, isa sa mga kasalanan na talaga naman, ha? Sabihin natin, parang hindi napaparusahan, di ba? Parang. Yung pagisinungaling, minsan. Depende nga, kung bata kayo, magulang nyo, kilala kayo. Pero pag medyo matanda na kayo, pag adult na kayo, minsan, galing mo na magsinungaling. Di ba? Kasi sinasabi sa atin ng Bible, hindi yan pwedeng walang kaparusahan. So, hindi ka pinarusahan ng magulang mo, either hindi marunong magulang mo, minsan di rin alam. Okay? Yung mga to, minsan marunong na eh. E pag alam nila, di nakita eh. O, ay, di nakita. Sino nakabasag nito? Nako, wala. Pag bintangan, yung maliit, parang naman yun. Hindi abot ni ano to. Tawa-tawa. Di ba ba yung sinasabi sa atin ng Bible, ano? Hindi yan pwedeng hindi ma-unpunish. So, paano nangyari yun? So, marami, ha, napansin nyo, di ba, sa ating preaching, sa mga kulto, mga false teachers. So, pwede ba na hindi ka ma-punish, eh, hindi naman nila alam, eh. Pero, maniwala kayo sa hindi, lahat ng kasinungalingan mo, syempre, yung ibang talaga hindi naman, ano, sa langit na yan, ay babawasan yung, ano mo, reward mo, or, dito sa lupa, may nangyayari sa'yo yan. Spiritually, makikita mo iba bakit mahina. Bakit yung iba hindi makaharap? Kunwari, diskusyonan, doktrina. Ay, hindi na. Tama ako, mali ka. Paano mo nasabi? Hindi, basta. Ayan. So, mahina ka. Hindi mo lang napapansin. Pinapahina ka ng mga kasinungalingan na ano, ginagawa mo at especially pag sabi doon sa Bible ay if I regard iniquity in my heart, di ba? The Lord shall not hear me. Paano yun? Gusto ba pray ka dyan? Hindi nga pala pinapakinggan, di ba? Saka isa pa, ano, kung natin na lang, illustration natin, doktrina na lang, para madali-dali.
Pag may pinaniwalaan ka, kunwari, lagi at example, yung pre-trib. Okay? Sa halip na iwan, aminin mo na lang na hindi mo alam actually. So, pwede bang turuan mo ako? Hindi. Marindigan mo ngayon, di pre-trib. Paano yun? Nasa Bible, ganito. Eh, di siyempre, mag-isinungaling ka na naman. Eh, paano sabi sa Bible ito? Di sinungaling ka na naman. Eh, pag nagsinungaling ka na, na siyempre, tumanim sa utak ng tao, di ba sinabi mo to dati? O, di ko-cover mo na naman yun. Oh. Hindi, paano na yan? Tuloy-tuloy na. Ang dali lang naman sabihin, hindi ko buo alam. Hindi ko naman talaga actually alam eh. Yung ibang nakausap ko, ganun. At least, wala silang pag nakita nila ako, wala silang sasabihin, ano. Yeah? Hindi iwas yan. Kasi sinabi ko na nga sa'yo, hindi ko pinag-aralan yan. Huwag mo na akong kulitin dyan. O kaya... At least, hindi ka sinungaling. Di ba? Alam mo yung... Iba yung sinungaling, iba yung ano eh. Walang alam. Iba yung hindi mo lang napag-aralan. Yung part lang na yun naman eh. Di ba? Wala naman taong nakakalam lahat. Eh, bakit yung iba sinungaling? Kaya hindi pwedeng yun. Example pa lang yun. Ano pa? Ano pa yung mga punishment sa sinungaling? Ang dami. More on ganun. Pag nagsinungaling ka, tuloy-tuloy na yun. Okay? Shall not, and he that speaketh lie shall not escape. Not escape. Okay, wala tayong ano dyan. Walang kawala. Okay, mga bata, andan yan. Walang kawala. Ngayon lang ata nabasa natin dito ng paulit-ulit na ganyan. Walang kawala. Okay, basa kayo naman. Ready, go. May he will entreat the favor of the prince. And every man is a friend to him that giveth gifts. Okay, so again ha, alala nyo ba yung last time ito? So, hindi ibig sabihin na nakalagay sa Proverbs, dapat ating gawin, ibig sabihin tama, ibig sabihin lang reality yun. Para maintindihan mo na itong reality ng buhay, para mag-decide ka based on that reality, hindi ka bulag, hindi ka ignorante. Okay, sinasabi minsan ng Bible sa ating reality. Sabi dyan, many will entreat the favor of the prince. Sabi-sabihin nun. Ah, pag nag-ano si, ano, yung, si presidente, pag sinabing prince kasi, ruler, okay? Sinabing, hindi, wala namang ano eh. Bakit kaya, ano? Ano ba ginawa ni Duterte lately? Sige. Hindi, yung ano, yung vape na yan. Diba? Gulat din ako dun eh. Eh, hindi nga binawal yung Yossi, diba? Medyo lang. Tinapatupad niya talaga yun. Wala naman natin nahuhuli. Sa Yossi, meron din. Tinaasan yung tax. Pero hindi pa rin ano, di ba? Pero yung babe, biglang bawal talaga lahat, di ba? Masabihin mo, ano yun? Nagkataon lang ba yun? Niwala kayo, wala nagkakataon dyan. Lahat yan, may mga lobby sa tinatawag. Pag medyo, kunwari, again, hindi ko sigurado to, pero yun lang nakikita ko dun. Malamang yung mga tobacco, ano. Itong mga babe na to, kumikita. Lumilitang kita natin pag sinabihan ng ganyan o pag bawal yan, ganun yun. Okay, kaya sasabi dyan, many will entreat the favor of the... Ngayon pag ikaw na yung ruler, asahan mo na marami lalapit sa'yo, mayor, o president, sir, boss, o ganito naman gawin natin. So reality yun. So anong dapat natin gawin? Siyempre, dapat manatili kasi yung integridad. Katong din ang kanina sinabi, di ba? Gifts, ang ginagawa ng gifts will pervert the words of the righteous, tsaka yung blind the wise, di ba? So, hindi sa lahat yun, okay lang mamaya pag niregaluhan nyo ako, des. Ganon. Yung sinasabi dun, yung mga ruler, yung mga judge, huwag mo naregaluhan. Okay? And every man is a friend to him that giveth gifts. Ah, so dapat pala magbigay ako ng gift. Kanina lang sabi. So hindi lagi. Sinasabi lang dyan, yun ang reality. Pag nagbibigay ka ng gift, kasi karamihan ng tao nakatingin sa ganun. Ay, binigyan ako dito. Pag pinaburang ko to, baka next year meron ulit ako. Mga ganun ba? Hindi sinasabing tama yun, pero yun ang reality. Ngayon, ibang medyo wise, ganun ang ginagawa talaga. Nang bibigyan ng regalo yan, hindi yan makakalipas. Kaya magkapasko na naman, di ba? Ngayon, kung talagang gusto nyo, okay lang, siguraduhin nyo lang na wala kayong ina-expect na hindi nyo dapat expect. Di ba?
Nagalo ako si pastor, parang dibanatan yung ano. Yung, alam mo na, kunwari, mga young people, parang hindi kami banatan, kaya mga adult. Di ba? Huwag ganun, hindi na kayo makakasa. Pero, yun. Yung maganda na lang, huwag na lang. Di ba? Ganun lang naman eh. Ako, masaya na ako na andito kayo. Diba, nagilikod, nagpapatrain, then soul winning, sumusunod. Yun na yung buhay natin. Diba, nagpapaano. Kaya, alam nyo ba yung mga member ko, binigyan ako ng ganyan. Okay naman talaga kung meron at walang outside, alam mo na, talagang zero. Alam mo yun? Wala akong makikita ng ano. Something, okay. Sige, ano yun? Yun na yun. May basa pa. There you go. All the burden of the poor do make him. How much more do his friends go far from him? He pursueth them with words, yet they are wanting to him. Okay, nangyari na naman yung mahirap, no? Nagsabihin niya, again, reality yan. Hindi ko sinabi, hindi sinabi ng Bible na gawin mo yon. Pero reality to, kaya hanggat maaari, di ba, magsipag ka na, parang hindi ka maging mahirap. Pag mahirap ka, ito nangyayari sa'yo, di ba? Pero dinidescribe lang ng Bible para tayo, mga bata, magsipag ka, mangyayari ito sa'yo. Di ba pwede sabihin, oh, makasyano tayo, huwag mong gawin sa akin to, pwede mong gawin, pero hindi, madalas sa hindi, wala talaga. Sabi, kanya-kanya rin tayong buhay, di ba? So, nangyayari daw sa mga mahirap, ayun, daming galit sa'yo, bakit? Baka inutangan mo, kukwento ka na ng problema mo, diba? Tayo man, dati pananampalataya tayo, hindi tayo yung laging puro reklamo ang ano, nangyayarinig sa atin, diba? Pero ngayon, pag mahirap ka, sobrang hirap naman, ano sabi dyan? Kagalitan ka na, sabi dito, pati mga kaibigan mo, no, tinataguan ka na. Lumalayo sa'yo, at kahit ikaw, ay, friends tayo, friends tayo. Parang hindi kita friend. Parang ganun, no? Again, hindi natin sinasabing ganyan ang gawin natin. Pero hanggat maaari, tayo sumusuporta sa ating mga kaibigang medyo, alam nyo na, mahirap. Pero, again, to some point lang talaga yun. Hindi naman pwedeng ampunin mo lahat yun. Kahit ikaw pa si Pacquiao, eh. Di ba? Yun ang reality ng buhay. Amen? Mga bata, sinasabi sa atin ng Bible yan for a reason. Sinasabi natin dito, sino daw yung nagiging mahirap? Tamad, hindi faithful, okay? Magnanakaw. Kaya, gusto yung hindi maging mahirap, okay? Maging maayos kayong bata, okay? Ready? Verse 8, ready, go. He that getteth wisdom loveth his own soul. He that keepeth understanding shall find good. Okay, parang basic dito sa mga ano natin, di ba? Pero ang sabihin ng get it wisdom, nakukuha ba yung wisdom? Hindi, siya talaga, wise talaga siya. Ako, hindi. Hindi gano'n, sinasabi niya, kinukuha yan. Pag nakikinig ka, nagkakaroon ka ng wisdom. Especially pag talaga nakikinig, hindi lang nakikinig, nakatingin ka, pero hindi mo iniisip yung pinagsasabi. Nautulog ka, gano'n. Wala, hindi ka makakapag-accumulate. Kahit saan. Masipain. Bigyan niyo ng candy. Nabigyan na ng candy. Bigyan na. Oh. Sige, huwag na matulog ha. Labanan. Ganun talaga. Atay nag-aaral, kailangan mo na energy. Okay, get wisdom. Okay? Saan ka makakuha niyan? Sa Bible, sa preaching. Pag yung mga kausap mo, madala, mga may talino rin. Diba? Eh, pag puro kasama mo, makunod ka YouTube, eh, doon ka lagi sa trending, puro kalokohan doon. Doon ka na sa preaching natin, di ba? Yeah. Yes. Man, yes. Doon kanina eh. Pero yung ano, i-upload natin pala ba, paano ako yun? Audio. Bluetooth mo na. Ah, sige. Kaya mong yan sa ano, Facebook, email, gano'n ba kalaki? Ano di eh. Buti ni-record ko, wala eh. Anyway, he that keepeth understanding shall find good. So, pansinin nyo, yung understanding pala, nakuha mo na ngayon yan, kailangan mo pa rin, ano, keep, para talinin mo. Kasi sa totoo lang, yung ibang mga matalino dati, hindi na dinevelop, alam mo, mayamang ka na,
Okay? Kahit sa business, kahit sa career, minsan hindi ka pwedeng hindi magde-develop. Hindi ka pwedeng magpapahuli. Hindi ka pwedeng hindi mag-iisip. At humilata ka na lang dyan, mabobobo ka niyan. Yung totoo. Pati skills, nawawala yan. Nawawala yan. Kaya dapat, i-keep mo yan. Kaya pag ikaw daw ay napanatili mo, especially yung understanding, medyo generic to find good. Kung ano man yun, actually marami kasi. Pag may pangunawa ka talaga, marami kang makikita ang bagay na makukuha mo din. Okay? Medyo generic. Pero yun nga, ibig sabihin sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. So be wise. Okay, napansin nyo ba ito? Inuulit. Okay, ready, go. Basa, may basa. Ready, go. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall pay. Okay, so naiba lang yung pangalawa, di ba? So, ganun ulit, ang sinungaling, hindi pwedeng di papakasama. Pero sabi dyan, and he that speaketh lies shall perish. So, ano yung perish sa Bible? Yung parusahan, pwede. Yung iba daw, pwedeng magdusa. Okay? So, yung iba dyan, medyo naka-ano pa nga sa impyerno, di ba? So, ikaw nga naman, kanina, soul winning tayo. Sabi nung isa, busy ako, aalis ako. 10 minutes lang eh. Okay? So, sinungaling ka, doon pa sa pagkakataon na hindi ka dapat magsinungaling. Okay, sabi natin, hindi ka naiyaman. Pero dyan na yung soul winning, sa harap mo, kumakatok na. Maliligtas ka kung ikaw lang hindi sinungaling. Eh, nagsinungaling ka pa. Okay, paano na yan? Hindi na pala yung chance mong maligtas. Ano ka pa nagsinungaling, di ba? Sayang. Medyo basic. Ready, go. Delight is not seemly for a fool, much less for a servant to have rule over princes. Okay, delight is not seemly for a fool. Ano yung seemly? Ha? Seem. So, pag sinabing seem, parang, or bagay, di ba? Pag seemly, parang ganun din, bagay. Okay? So, or malamang sa alamang. Di, malamang sa... Sorry, mangyayari ba sa full yung delight? Siyempre, ang aanihin mo, kung mangmang ka nga, ano? Di pagdurusa. Okay? Pag sinabing delight, yun yung parang magandang mga bagay. Okay, matutuwa ka. Yung darating sa buhay mo, maayos. Eh, full ka. Okay? Hindi ganun. Maaring meron, pero hindi simply. Hindi malamang. Hindi madalas. Okay? Kasi you're full. Kaya huwag kang matuwa. Ay, meron din akong ganyan eh. Kaso, yung iba pinagpapahala na. Ikaw, ano? So, don't be a fool. Ngayon, sabi niya, much less for a servant to have rule over princes. So, alam natin kung sino yung nag-rule. Again, di lagi silang righteous, pero definitely meron sa kanilang something na kaya sila nag-rule, meron silang at least nag-excel sa isa dalawang bagay. Okay? So, matalino yung karamihan dyan. Okay, at least sa mga bagay na dapat sila maging matalino. Okay? So, yung servant na sinasabi dito, pag-serve ka lang na serve ka lang na serve, hindi ka marunong mag-rule. Okay, yung iba sa atin, turo, ganyan. Basta mag-serve ka lang na mag-serve. Napaka-plastic nito. Minsan, kailangan mo rin mag-serve sa different capacity na minsan ikaw yung ruler. Ikaw yung ruler, pero naglilingkod ka. Pwede yun. Pero gusto mo, ikaw na lang, ha? Sasabihan ka lang lagi ng gagawin mo. Hindi ka self-starter. Ganun ba? Sabi dito, lalong hindi, napakalabo mangyari nun. Yung sunod lang sa'yo, tapos later siya na yung boss natin. Malabo yun, okay? So, pwede rin, pero again, malabo. Yan yung sabi dito. Sino gusto maging ruler? Dapat lalaki, mga gusto tayo maging ruler. Madalas yan. Diyan tayo talaga eh. Yung mga babae, bayaan na natin sila dun. Bigyan na natin sila ng ano. Yun ang ano sa kanila eh. Mas minsan talagang gusto natin, mas sunod na lang tayo eh. Pero sa mga babae na yung binigay. Minsan masarap din ang ganun eh. Kaso hindi nga eh. Malaki ka, kailangan matutong mag-rule. Next, ready, go. The discretion of a man Ready, go. The discretion of a man depend his
anger, and it is his glory to pass over all transgression. Anong sabihin na? Anong discretion? Decision. Yung decision, ano yung ginawa mo? Pero bago ka mag... actually, pag discreet, dalawa yung discreet, naalala niyo yung discreet, di ba? Yung isang double E, isa yung E-T-E. Pero halos may pinalaman din yung sa katalinuhan. Di, pero isa yung E-T-E, sabihin nun, kakaiba. Okay, pag sinabing discreet, nakikita mo ito, iba to. Magkakaiba sila. Ano ba yun? Discreet. Nahati-hati mo, naitindihan mo yung pagkakaiba niyan. Discern, parang ganun din. Parang discern, pangunawa naman. At parang ganun din. Discerning. Ngayon, discretion, tama yung pag-decide at yung pangunawa mo. Naintindihan mo yung dapat mong gawin. Sabi dito, defer this anger. So, may mga time na magagalit ka na. Dapat ba ako magalit? Naramdam ako, nagagalit ako, pero dapat ba ako magalit? So, isipin mo ulit yun. Tulad yung mga bata, nung naging magulang kami, bigla kami. Ang kulit talaga ng bata. Kala ko, joke lang yun eh. Kaya nag-uusap yung mga adult, nung young people ka pa. Tapos sila yung nakaka-relate tayo, mga young people hindi eh. Di naman ganun makulit yung mga bata ngayon. Exaggerated naman. Nung naging magulang ka pala, talagang ano eh. Ito nung hinahabol namin to eh. Nung nakita ko yung ibang magulang, yung mga anak lang nila, ganun lang pala yung pabayaan. Sige, pabayaan na nga. Kasi pag-una yan, ingat na ingat ka dyan eh. Diba? Yan, so makulit. Nasa na ba tayo? So ngayon, magagalit ba ako? So kung may pangunawa ka, hindi naman pala dapat lagi. Diba? So hindi lagi, hindi pwede magpagalit ka sa lahat ng pagkakataon. Kasi pag may unawa ka, especially kung mapapahama ka, mapapahama ka ibang tao, yung emotion mo, galit yan, pwede mo kontrolin niya kung matalino ka. Hindi, naramdaman ko talaga, galit ako eh. Okay. Does it change the fact na pwede mo kontrolin niya kung matalino ka nga? Okay, hindi niyo yun? Amen. Si Aiden, minsan galit. Runong na rin magalit eh. Okay, nga, tinuturuan siya, hoy, galit ka nga, o ano kayong galit ka? Okay. Huwag kang gagawa dyan, minsan magtatapon niya ng ano, lalo ka mababalo. Ganon din tayo, galit ako. Gisigaw ako, wala naman sa lugar, wala sa panahon. Huwag ganon, okay? And it is his glory. Ito yung maganda, medyo dinagdagan niya pa, no? Hindi lang siya may pangunawa dahil anong defer? Medyo inisertabi mo, di ba? O pinigilan mo. Hindi lang ganon, hindi ka lang nasabihang why, sabi niya glory pa. No, talagang tagumpay yun. Pag napigilan mo yung dapat mong gawin na masama na hindi mo nagawa kasi napigilan mo nga. Sabi dyan, glory yun. Ngayon, gusto yung maging matagumpay? Hindi yan ang gusto kong tagumpay eh. Hindi, maraming ano to, marami tong ma-apply mo sa buhay mo to sa maraming bagay. Maniwala ka iba, kaya bakit nabasag yung ano, yung cellphone mo? Eh, nagalit ako, ginanong ko eh. Ang mahal nun. Hindi, galit ako eh. Naggastasan ka dahil lang di mo kaya ano yung galit mo. Diba? Lalo na yan, sakyan. No? Daming galit na. Wag ano. Inunahan mo ako eh. Yung, binangga kita. Alam mo ha. Hindi na estobo ka ngayon. Kaya nagalit ka sa teacher mo. Ba't di ka pumasok? Galit ako sa teacher ko eh. O, nawalan ka ng grade. O, sinong talo? Kaya kahit sino ka pa, yung galit mo, kontrolin mo yan. Okay? At matagumpay ka, sabi din sa Proverbs yun. He that yung kaya mo i-control yung spirit mo daw, sabi mo, is better than he that take it a city, di ba? Kasi kahit yung mga matapang niya, may ano sila, mamaya ang bagsak lang nun, sa pride lang din. So, kaya matuto na kayo, mga bata pa lang kayo, mga magulang, turuan natin sila. Ganun din tayo dapat, kaya natin pigilan yan, at ikontrolin. Ngayon, may kailangan naman minsan, kailangan din tayo maging matapang. Yun ang problema sa iba, kailangan mo maging matapang, itong anak mo, wala nang takot sa'yo, okay?
Hindi ka pa rin nagagalit. Ano sabihin mo? Ikaw may kasalanan nun. At maturo mo sa kanila, pag galit ka dapat, pakita mo naman sa tabang paraan, okay? 12, ready go. The king's wrath is as the roaring of a lion, but his favor is as dew upon the grass. Wow, ano yun? Nakakuha na ba yun ng lion? Sabagay tayo kasi hindi tayo masyadong ano dyan. Nakikita lang natin yun sa mga cartoons. So, pero na, isa sa mga nakakatakot talaga yun, lion. So, malupit na ano yan. So parang ganun din ang hari. Huwag mong gagalitin daw. Okay, again, depende kung anong ginagawa mo, ha. So kung para sa Panginoon yan, hindi naman tayo utusan ng Diyos para ano, sumuway lang ng kahit ano. Siyempre mga yan. So pero sabi dyan, but his favor is as dew upon the grass. Anong sabihin nun? Parang kinontas yung ano bang hari, nakakatakot ba siya o hindi? O sabi niya dyan, pag galit siya, nakakatakot. Pero pag pinaburang ka niya, wow, di ba? So parang sinasabi lang dito, binibigyan tayo ng background, hindi sinabi ang Diyos dito. Pero kung ang Diyos, katotohanan sa Diyos to, pag ginalit, sa hari to, pag ginalit mo, talaga nakakatakot. Pero pag ikaw naman ang pinaburan, napakatamis. Ibig sabihin lalo ng Diyos. Dahil ang Diyos ang King of Kings. Amen? Siya ang hari ng mga hari. So, pinapaalala lang sa atin ng Bible na mga bagay na yan. Amen? Amen. So next, ready go. A foolish son is the vanity of his father, and the contentions of a wife are a continual dropping. Yan ang mahirap, intindihan. Okay, a foolish son is the calamity of his father. Madali lang yun. So, ipagluloko-luko daw yung anak mo, lalo lalaki, parang ano yung calamity, di ba? Alam yung calamity. Ang dumating na... Di ba? Ang tahimik ng buhay nyo, may anak ka, inaasahan mo, syempre, kaya nga nag-anak kasi makakatulong later, di ba? Tapos, ay loko-loko yung anak. O di, parang kang binagyo. Di ba? So, yun. Kaya palakihin mo rin ng maayos. Pero ito yung may sabihin ng contentions of a wife. Anong contention? Minamahal ka. Ganun ba yun? Contention. Contend. Ano sabihin yan? Inaaway ka. Are a continual dropping. Ito, hindi ko pa na ano to. Alam ko, tinignan ko na dati to. Parang iba, sabi ng dropping na yan, parang... Di ba? Parang pupo daw yan. Kasi, di ba, marami sa place na dropping, sinabing pupo yan eh. Pero yung iba naman, hindi. Parang ano lang. Ibig sabihin, parang kang binabayo. Parang ganun eh. Parang bagyo. Umuulan. Parang kang naasal. Kasi, yan na naman siya. Yan na naman. Awayin na naman ako. Di ba? Mahina rin itong lalaking to eh. Siya yung naaway, no? So, yun. So, yung mga anak natin, asawa natin, nagbibigay ng kasiyahan sa atin. Kaso, pag hindi naayos, problema. Ang sinasabi lang dito, hindi sinabing focus yung palaki ng maayos, pero ganoon na rin yun. So, kung kayo naman yung anak, alam nyo na na-peste yung tatay nyo sa inyo, huwag na. Kasi, ang resulta niya, hindi maganda rin para sa ating pare-pareho. Ganoon din yung asawa. Okay? Na-intriga tuloy ako. Tingnan natin. Alam ko yun eh. Ano niya? Yan. Rainy day nga. Sa ko ba nabasa yun? Ayan nga, parang ano lang. Bulan. Okay, sorry. Next. Go. House and riches are the inheritance of others, and a prudent wife is from the Lord. Okay, house and riches are inheritance of the of fathers. So, ano sabihin inheritance? So, sino pinapamanahan dito?
Yung anak, syempre. Pag tinignan mo, parang yung fathers ang ano yun. Kaya sabihin nun, tamanan ng fathers. Okay? Okay. And a prudent wife is from the Lord. Ano sabihin naman nun? Kung ikaw, yung people ka, nagkaroon ka ng maayos na asawa, naku, hindi lang yung basta kaya ba ipamana yan ng tatay mo? Yun ang totoo, kasi kahit yung pinakamagaling ngayon, hindi mo matansya kasi isa ka pa rin. Hindi ka naturuan, magtansya, ano bang klase yung babae dapat? Basta ba maganda, okay na? Basta Kristiyano, okay na? So hindi, kaya pag nakaayos ka, pag nakakuha ka ng maayos na hindi lang maayos. Pag sinabi prudent, matalino. No, anong ginagawa ng matalinong asawa? Nanay. Uy, gaalaga ng anak. Ha? Understanding. O, tama yun. Dapat kilala mo yung asawa mo. More patient. Okay. Blessing yun, di ba? Kaya kayo. Gusto lang magkausap. Ano ba yung hindi masalap kausap? Lagi nang aaway. Kaya kayo ha, mag-asawa ba kayo? Ang lalaki? Hindi ito. Bahala kayo. Sabi sa Bible, maganda yan. Ha? Bahala kayo. Oo nga, pagtanda mo nga. Tatanda ka rin, di ba? Huwag kang maaga kang mag-asawa. Pero, isa yan sa mga magandang dating sa buhay mo. Amen ba, bad? No. Isa yan sa pinakamagandang sa buhay mo. Magkaroon ka ng asawa. Pero pag hindi galing sa Diyos yan, tapos. Malungkot. Malungkot. Okay. Ang dami mo yan, Stephen, ha? Hindi ka pwedeng magmalaki. Pogi naman ako, eh. Nako, niwala kayo. Makukuha mo. Katulad mo dun. Verse 15, ready, go. Last. Lovatoriness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. Ano yung slothfulness? Ano yung cast? Tatapon. Tatapon, di ba? So pag tamad ka raw pala, makakatulog ka. Lahi kang tulog. O, ano naman, di ba? Parang masarap yun. Hindi. Ibig sabihin yan, pag tamad ka, ibig sabihin, hindi magandang bagay itong dito. Ha? Yung, gusto natin makatulog na maayos lagi. Sipin, huwag mong hawakan yan. Gusto natin, pero pag, ibig sabihin, pag nakatulugan mo na yung katabaran, ano yung sabihin? No? So, hindi ka na makabangon dun. At alam natin katabaran, yan, sasabihin dito, idle soul shall suffer hunger. Gusto magutom? Gusto magutom? Wala naman sa atin gusto magutom na talagang gutom eh. Gusto natin magutom tapos kakain. Yan gusto natin. Pero yung gutom tapos hindi mo alam kung kakain ka, ang hirap, di ba? So ano daw yung dapat gawin? Mga bata, ano? Paano din magutom? Sikil. Yan, huwag tatamad-tamad. Okay? Kaya pag inutusan kayo, masanay na kayo. Ganyan ang buhay. Papaon na naman. Ganyan ang buhay. Ganon ang buhay. Kung hindi ka susunod ngayon, hindi ka gagaling sa kung anong dapat mong gawin, gagawin mo yung for the rest of your life. Anong nangyari sa'yo? Dapat maging masipag. Okay, next. Ready, go. Isa pa. He that keepeth the commandments keepeth his own soul, but he that despiseth his ways shall die. Okay, ano yung commandment? Sino yung nagko-command dito? Wala sinabi, di ba? Pero ano yung ibig sabihin ng keep dito? Keep. Sumunod, panatilihin, no? So, pag pinapanatili mo yung commandment, ibig sabihin nun, sinusunod mo. Sabi ito, pag sinusunod mo yung commandment, sinusunod. Parang pinapanatili mo na yung kaluluwa mo. Ganda, di ba? So, kaya minsan ang design ng mga tao yung maging sobrang yaman nila na wala na silang gagawin sa buhay, wala na silang boss. Hindi maganda yun. Kung sakali man, ha, nagdubating sa iyo, siguro pwede rin. Kasi pag talagang maya, ikaw na yung boss, pero pag kahit ikaw yung boss, ano, wala ka ba talagang susundin, ha? Hindi pa rin, eh, di ba? Yun nga mahirap, eh. Pag hindi ka na-train, no, wala naman lamang utak mo, tas
puro ka sa ganahan. Anong badala sa hindi? According to the Bible, yung mga pinakamasamang tao. Gagawa ka ng masamang masama. Yung madalas tinitira sa Facebook yung mga friends ko, yung ano, kilala mo si Abstain. Talagang ano kasi, mayaman, nabakla. Hindi lang bakla, pedophile. Eh, yaman, sobrang yaman. Mga kaibigan niya, pedophile, yung mga pinapatulan yung mga bata. Kaya mag-iingat kayo, kaya sinasabi sa inyo lagi, ayaw natin sa bakla. Oo. So, si Raul yun, demonyo. Kaya, ang yaman nila, ano ginawa sa buhay? Sa halip na gumawa sana ng magandang bagay, di ba? Diyan na yung pera eh. Talagang puro kalokohan. Ngayon, pinatay din siya ng mga kaibigan niya. Ganun lang yun eh. Kaya, huwag kayong magano na magtrabaho. Hanggat nagtatrabaho ka, may value ka. Yun ang totoo. Okay? Ngayon, especially dito, ano yung dapat mong pinapanatili? Utosan ng Diyos. Utosan ng Diyos. Kasi minsan, magko-conflict yung boss mo tsaka yung Diyos. O, ano nagawin mo? Ngayon, lagi na in-encourage ng Thursday. Medyo marami kami. Siyempre, di pinalalahan ng kulit. O, ano na? Busy ka ngayon, ano? Na-promote ka ba? Pwede, pero still, ano? Anong klaseng promotion yan? Diba? Matatrap ka lang din dyan eh. Kung hintayin mo yung talagang kalooban ng Diyos, okay. Ano ba naman yung once a week na Bible study? Nahirap ba yun? Ngayon sabi niya, but he that despised his ways, obviously, itong sino yung he dito? Despised his way. Pag sinabi, despise again, ano yun? Despise is look down or inaayawan mo. Eh, mayroong sinabi ang Diyos, ganito ang dano, ha? I am the way, the truth, and the life. So, si Jesus yung paraan. Ayaw kay Jesus. Ayoko. Patay ka. Kaya sinabi itong tamang daan. Kanina pa tayo, magsipag. Ayoko niyan. Sabi ng iba, bahala na. Okay lang, ano. Sabi nila, di bali ng, ano, tamad. Wag lang pagod. Galing, di ba? Ate. Panis. Okay. So, nakuhaan pa nila ng ano eh. Oo nga naman, ayoko mapagod eh. Kaso, ang pagod, mawawala lang. Pahinga mo. Yung mga nag-weights, napagod ka ngayon. Bukas, mas malakas ka na. Yung mga nag-iisip ngayon, kung nakikinig kayo sa Bible, hirap ako intindihin niya. Pero next week, mas lalo ka na makakaunawa. Ganun yun. Tama rin. Tama, nakakatabad mag-isip. Parang muscle yan, gamitin mo para lumakas. Amen? Amen. Question. Anong gagawin natin? Communicate tayo sa chat, ha? Anong gusto nyo next Saturday? Soul winning tayo. Gawin lang, simple na lang. Kahit dyan sa ano, sa dati. Tapos SM na lang after, siguro. Walang tao, dami natin tao eh. O magluto na lang kayo. Ang mga ladies, galingan na lang kayo ng luto. Dito na lang tayo kumain. Ha? Sabado. Magalingan na lang. Yan. Yung mga ladies yan ang ano eh. Sa main. Yan, pagalingan yan. Ha? Sige ha. Ladies ha. Kayo na mag-isip. After na mag-soul winning. Kasama niyo ba kayo? Gusto niyo ba sumama? Gusto niyo ba sumama soul winning? Ladies? Mga nanay, medyo hirap sa maliliit kasi. Sige, dito na lang kayo, luto na lang kayo. Hirap naman sa amin yung mga maliliit. Okay, let's pray. Panginoon, maraming pasalamat sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa result ng soul winning, ng teaching, Panginoon, Bible quiz, Panginoon. We pray na kayong kapatuloy. Walang ma-fallout sa amin, Panginoon. Yung mga hindi nakakatinman, Panginoon, we pray na sila po'y palalahan ng inyong po, Lord. Gano'ng importante sa aming buhay, yung patuloy sa inyo, katapatan sa inyo, Lord, mga pakinig ng salita, encourage sa church, yung bawat isa, may pong ingat din sa kanila, especially sa amin, maraming salamat po tayo, bini-enable nyo kami, especially yung tiwala kami lagi sa inyo, Panginoon, hindi ko mag-asawa, ang aming buhay, Panginoon, ilaan namin sa mga bagay na patungkol sa inyo, Panginoon. Yung malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.